Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So, today's video, gagawa kami ng carbonara a la beef tapa. So, party guys! Let's go! Simulan na natin ang ating pagluluto ng recipe sa ating carbonara sa ating beef tapa, carbonara a la beef tapa, para maiba naman. Okay, so ito na nga guys, ilalagay na nga natin ang ating sibuyas. Ito lang yung ano mo, ito lang yung kanyang ingredients, isa sa ingredients. Ito, beef tapa. Slice nyo muna ng maliliit para ano, try nyo din sa bahay. Ayan. Plus ito. Ay, hindi ko na. Yung sauce ng carbonara. Okay, painitin ng ating mantika. Ayan. Painitin ng ating ang bango-bango. Okay guys, matatry niya rin yan sa bahay. Sariling version lang po. Carbonara a la beef tapa. Try niya rin. Masarap to, pa. Okay, ito yun po. Medyo i-brown-brown natin yung ating sibuyas. Ng konti. Para lumabas ito na yung aroma. Aroma! Aroma! Filipino. Okay. Lagyan na natin ang ating tapa. Beef tapa. Yan. Lutulutuin lang natin. Abang so ayan guys, habang naghihintay tayo para mapano matuto, interviewin muna natin yung pupunta sa ibang bansa. Okay, okay guys, ito na siya yung aalis mamaya papuntang Saudi. Saudi ba yun? Okay. Ready ka na pa mamaya para sa iyong flight? Ha? Yan. Game ka na ba? Ka na po game. So, ready mo na, ready ka na ba? Yung puso mo, ready na rin ba? Ready na. Ha? Okay. Guys, kaya kami nandito para makapag-celebrate kahit man lang. Papano? Na may konting salo-salo dito. Samahan nyo kami, guys. Okay? Oh, ito na. Ito na. Okay na yung taba na yan? Ano ka ba? Huwag mo isipin taba kasi lahat naman tayo dito matataba, ha? Yan ang uso ngayon. Oo, kahit pandemya ngayon, taba pa rin. Kahit wala tayong trabaho, oh, kain lang. Oo. Pinasa mo nga ay natatawa ako. Oink, oink. Oink, oink, ha? Ngayon ka, payo ko lang sa'yo. Kung nandun ka na sa anong country yon? Saudi. Sa oo. Saudi. Ngayon, kung maka ano ka, makakita ka ng matanda ko na mayaman, grab mo na, ha? Sawahin mo na. Ano, okay. So, masakit ba sa loob mo na aalis ka mamaya? Siyempre, maiwan ko yung anak ko. Oo. Halo-halong emosyon. May masaya. Halay mo makita yan ang anak mo. May babaliw-baliw doon. Babaliw-baliw. Ano sasabihin mo? Kung ano, makita kasi. Ano yun? Siyempre, marami. Marami na rin. Oh.
sa mga OFW dyan na nanonood ngayon, ano yung may advice nyo para sa kanya? Kasi pangalawang alis niya, tama ba? Pangalawang alis na. Nung unang first time mo doon, anong ginawa mo? So, ano yung pinagbabantayan mo doon? Alaga pa ng matanda. Matanda. So, ano ba yung sakit ng matanda doon? Alzheimer. So, sa tuwing sinusumpong ng Alzheimer's niya, anong sinasabi niya sa'yo? Hinto yung ulan. Can you help me stop the rain? How to stop? So, ibig sabihin, sa tuwing nag-umuulan, sinasabi ang kanya, can you please stop the rain? So, anong sagot mo? How to stop the rain? God can stop, you know? Maluka! Yung ulan na yan talaga memorable sa akin. So, mas refer ka pa ba na next na yung babantayan mo is yung may Alzheimer ulit? Or much better na lang na yung baby na lang? O hindi, yung mabaho na lang. Kahit sino, pwede. Oh, okay. Walang problema. Para sa pamilya. Okay. Para sa anak. Oo. So ngayon guys, sa mga mapapanood din ng ano mo. Oo, kung mapapanood. Anong masasabi mo sa kanya? Ayun, nag-aral ka mabuti. Diyan lang si Mama. Diyan lang ako. May iyak ako, visit kayo. Sige, okay lang. Okay lang, mix emotions. Okay lang, push mo 'yan, te. Malamahal kita kahit na kinalimutan mo na ako. Oh. Si Mamshi. Sa mga naka-relate diyan sa mga OFW. Ha? Lahat gagawin ng mga magulang para sa mga Ang mahalaga ay importante at ang mga importante ay mahalaga. Ganun ba yun? Ano ba itong nag-blog-blog natin? Mababaliw ako dito. Pag nandoon ka na, lagi kang magdasal doon, ha? Lagi ipag-pipray ka rin namin. Okay. Sana mabait maging amo ko, maging swerte sa buhay para sa mga anak ko. Wag yung lalaki ha, tumang pera. Nakuluko talaga. Nakapasensya na kayong guys. Nakuluko itong nagbuhat. Wala na yung sa isip ko. Ang nasa isip ko ngayon, mapaganda mabuhay mga anak ko. Pero para mas maganda, i-frank mo yung alaga mo. Frank, kuha ka ng sponge. Bili ka ng sponge. Tapos? Yung bago, yung dilaw. Tapos lagyan mo ng ano? Lagyan mo siya ng peanut butter. Tapos pagising ng alaga mo, patry mo sa kanya. Sabihin mo, pagkain ng Pilipino. Tapos kainin din yung patay. Tapos, punyeta ka, sponge pala to. Uwi ka na, yupayag. Patay na nga, gasun. Okay guys, baka nasunog na yung niluluto ko. Check ka muna, saglit lang. So ito na guys. Golden brown na siya, paluto na siya. So ibig sabihin, lagay na natin yung sauce natin. Yay! Ang bango-bango niya guys. Gmail ako pupunta. Ako, try nyo sa sana nyo, YouTube. Sa bahay nyo. Ah, sa YouTube. Try nyo. It's my favorite. Guys, pagkatapos niya, lagay natin tong pineapple. Wow! Pineapple! Pineapple pan, pineapple pan. Pineapple pan, pineapple pan. Okay. Ilagyan na po natin ang ating carbonara sauce. Ayan, guys. Ayan na, creamy na, creamy na. Ayun guys. Ayun siya. Kaya naman ito.
panalo. Ayan, ayan ang saluin. Haluin ng ating carbonara. Sauce pa lang yun. Nilagyan ko ng spaghetti yan. Mas masarap kasi guys pag creamy na creamy siya, lalo na pagdating sa mga carbonara, kasi mas maganda siya tingnan lalo na pag sa plating. Haluin lang natin hanggang sa kumulo, guys. Lagyan natin yung al dente pasta natin. Okay, lalagyan na natin ang ating pasta. Haluin lang natin hanggang sa... Okay. So, ito na guys. Success na siya. Kung tikman nyo, napakasarap. Try nyo to sa bahay nyo. Ang sarap niya guys. Sobra. Salamat sa pag-watch. Yan, kakain na kami. Yan lang. So, ito na guys. Ang ang plating ng carbonara ala beef tapa version 101. Kasama pa pizza. Yay! At soft drinks. Yum. So okay guys, sakain muna kami. Bye-bye for the thank you for watching. Please like, share and subscribe. Bye! So guys, ayun na nga, natapos na ang lutong carbonara ala beef tap. So sana, kung nagustuhan nyo ang aking video, please subscribe my YouTube channel and like. Yun lang. Salamat! Bye!